maglalaro lamang sila at magdi-dribble-dribble sa atin dahil malinaw ang binabanggit ni Ka-Angel Ma'am Lorraine, dalawang bagay. Habang nagkunwari may pag-uusap, dribble-dribble sa pistok sa abroad, kunwari sila'y nagpupustura na naghahanap ng solusyon sa kapayapaan ng ating bayan, panay ang recovery, infiltration, and broadening, at panay ang pagbubuo ng underground operations. Tama ba Ka-Angel? Batay sa direktang kaalaman at direktang participation mo mismo. Angel, Angel, kamusta ka? Thank you ha. Alam mo Angel, so ang sinasabi mo sa amin ngayon, kasi talaga na-amaze ako talaga sa pagkasinungaling ng mga ito. At para makita ng mga kababayan natin, nakita mo naman yung mga film clips kanina, no, yung video. Andun si Bungot, nakita ko siya. Napakarami nun, ang ginagastos ng gobyerno natin dito. 1 billion, ma'am, now. 1 billion. In the last 10 years. Imagine, tapos naman nakakatawa doon, bakit siya? Kasi sinasabi ni Joma Season, they are open to peace talks. Na para bang utang na loob pa ni Bongbong, ni President Bongbong Marcos kung makipag-peace talks, ano? Ang kapal talaga ng muka. At saka parang para bagang may lakas pa sila. Ano ang tingin mo ngayon, ano, Ka-Angel, no, tungkol dito sa lakas ng, ano, ng, are they still in any position na mag-negotiate tayo with them? Ano ba yung sitwasyon nila ngayon? Actually, ma'am, ngayon, ang sitwasyon talaga nila, hahanap yan ng linye para po makakunik kay newly elected President Bongbong Marcos. Yeah. Pero kung ako si Bongbong Marcos, sana maisip ng presidente natin na ang mga taong ito ang nagpabagsak sa kanilang pamilya. Mm. Ang mga taong ito ang nanawagan na sila ay patalsikin sa pwesto. Ang mga taong ito ang sumira sa kalidad ng pagkatao ng kanilang angkan. So, kung ako ay, kung si President Bongbong Marcos ay maniniwala na makikipag-cooperate ang CPP, sasabihin ko, ma'am, babalik uli ang panirirang gagawin ng komunistang teroristang grupo, lalo't siya ngayon yung nakaupo. No, mas maganda kasi ma'am na makita ng ating presidente, sana maalala niya yung ginawa ng iba't ibang organisasyon na legal front ng CPP, kung paano sila nagsama-sama para hilahin ang kanyang ama palabas ng Malacañang. Kasi that time po ma'am, yung programa ni President Marcos ay wala pang nakadaig. Wala pang talagang nakasabay. Paliba na lang po nung umupo na si President Duterte. At tayo, yung 31 million, yun yung aasahan ng sambayan ng Pilipino sa, Angel, sa ating Pangulo. Angel, question, may follow-up ako. Yes, so, sinasabi mo na si President Ferdinand Marcos walang nakadaig, no? Nakadaig sa ginawa niya. Nung nasa CPP, NPA, NDF ka, ganun ba yung tingin mo kay Ferdinand Marcos Sr.? Oo, nung nasa loob ka pa. Ano? Ma'am, nung nasa loob po ako talaga. Pare-pareho tayo. Diktador pasista. Base yun sa mga ideolohiya. Marcos, Hitler, diktador. Tuta. Pasista. Memorize. UP eh. Berdugo ng mamamayan. Yeah. Pasista ng mamamayan. Yeah. Violent. Kaya Angel, ako tinatanong ito kasi ano, iba talaga pag ang former rebel ang nagsabi niyan. Kasi kaya ako nakikinig kasi ano, hindi kayo sasali sa CPP, NPA, NDF na tumangan pa ng barel. Hindi katulad nila Raul Manuel at saka si Teddy Casina, nag-eskinol lang, di ba? Talagang ibinigay niya talaga yung buhay niyo, di ba? So ibig sabihin, ang laki ng galit niyo sa mga Marcos, kay Ferdinand Marcos, di ba? Na talagang naniwala kayo dyan. Am I correct? Yes po ma'am, kahit hindi ko po inabot yung martial law, yung declaration of martial law. Yun po kasi yung doon po kami binuhay na yung batas ng militar na yan ang sumupil kung bakit ang ating lipunan ay naging lugmok sa kahirapan, bakit maraming manggagawa ang pinigilan ng kanilang karapatan, kung bakit Angel, maraming magsasaka ang nawalan ng lupa. Angel, so ngayon nakikita mo na rin ba ngayon na inuulit na naman nila yon? Ginagalit tayo sa mga Marcos ulit,
kay President Bongbong Marcos na ginagamit ulit itong mga lumang tugtugin na ito. Nakikita mo ba yon? Opo, nakikita ko na po kasi nag-opening salbo na po sila yung nangyari dito sa Hacienda Pinang, yung Oplan Aklasan ng CPP. At actually ma'am, buti lang hindi natuloy yung Oplan na Oplan Aklasan, tahanay ng manggagawa, yung Oplan Bungkalan yung sa Pinang. Actually, meron pa po silang nakaamba na Oplan Bungkalan. Ito po yung mga, kasi na-ano lang natin yung sa Tinang, na-control natin. Yeah. Yung sa Hacienda Murcia. Yeah. Oo, yung Hacienda Murcia. Hacienda Murcia. Sa Concepcion, Tarlac din po iyan. At yung ginagawa po nila ngayon na pagpapa-file ng notice of strike sa mga industrial zone dito sa Central Luzon, sa Clark at sa Bataan Export Processing Zone or yung APAB ngayon. So doon na sila ulit sa punto ng gumagawa ng masinsin at masinop na pagkuha ng mga data at informasyon para ito po yung ihahambala nila. So ito yung ipipresenta nila kay President Bongbong Marcos na dapat mo aksyonan, dahil kung hindi mo to aaksyonan, talaga lang minana mo lang yung kung ano yung gusto ng ginawa ng ama mo nung nakaraan at gagawin mo ngayon sa hinaharap. At malinaw yan, Ma'am Lorraine, Brother Franco. Nakakabahala ito, Ma'am Lorraine, sapagkat two-hand style approach, right hand, left hand. Yung right hand, mukhang nagtimbre ka agad si Joma na, why not, bukas kami sa pakikipag-usap sa peace talk sa kanila, kasi may intention sila na mag-rebound, mag-recover, at mapatigil ang pag-abante ng security forces natin at ng ating mga military activities related sa pagdurog sa kanilang NPA na lugmok na. However, sa left hand, yun ang binabanggit ni Ka-Angel Ma'am Lorraine, Brother Franco. Habang may gesture ng kunwari ay bukas sa usaping pangkapayapaan, yung kanilang urban infiltration, yung kanilang programs ng mass movement na tinatawag namin, yung Bungkalan, Okupasyon, at Aklasan, ay tuloy-tuloy. So ano ito, lukuhan? Para sabihin na lang natin na, anyway, ang kausapin na natin, CPP, NPA, NDF, wala namang problema. Yung Aklasan, yung Bungkalan, at saka Okupasyon at mga kilusang masa, dahil yan ay mga parliamentary struggle lamang yan. Kaya hindi political problem ang CPP, NPA, NDF. Eh kung yun ang pagtingin na magiging advisors ni Pangulong Bongbong Marcos na hiwalay ang urban infiltration music, Dr. Lorraine and Brother Franco, ay nagkakaroon tayo ng problema dyan sapagkat maglalaro lamang sila at magdidribble-dribble sa atin, dahil malinaw ang binabanggit ni Ka-Angel Ma'am Lorraine, dalawang bagay. Habang nagkunwari may pag-uusap, dribble-dribble sa peace talk sa abroad, kunwari sila ay nagpupustura na naghahanap ng solusyon sa kapayapaan ng ating bayan, panay ang recovery, infiltration, and broadening, at panay ang pagbubuo ng underground operations. Tama ba, Ka-Angel? Batay sa direktang kaalaman at direktang participation mo mismo. Opo, yan po talaga yung nasa likod ng peace talk na sinusulong ng CPP. Bukod pa doon, brother, nakalimutan kong banggitin. Ito rin yung panahon na yung IGP natin, di ba? Yung ano yung IGP? Income generating. Yun ako, important. Finansyan. Mga kotongero yung magnanakaw yung mga finansyan, yan. Finansyan, ma'am. Opo, ma'am. Finance po kasi yan. Bahagi niyan. Pag may peace talk, ma'am, mas malaki yung nakukuha at nakukollect na pera kasi yung mga personalidad na a-attend ng peace talk sa abroad, gagawan po nila yan ng proposal para po makapag-generate din po kami ng pondo. Correct. And Ka-Angel, kinoconfirm namin yan, Brother Franco, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ito rin ang matalas dito si Pangulong Duterte. Kasi noong nangyari ang ceasefire from August 2016, to February 7, 2017, 155 days, 32 arson cases, destructive arson sa Mindanao alone. Laban sa Del Monte, Dole, Sumifro, Agumil, at mga kontraktor at mga agribusiness sa Mindanao. Ang ipinagpatuloy nila, sabi ni Pangulong Duterte, sobra na kayo ha. Pagkatapos nila pinatay ang tatlong sundalo sa Malaybalay, Bukidnon. Sana nakikinig ito mga scholars na ito ngayon. Pagkatapos nilang winasak ang muka at katawan, tinadtad ng bala ng tatlong sundalong kumuha ng supply nila mula sa baba sa Malaybalay, Bukidnon, Ka-Angel, ay sinabi ni Pangulong Duterte, kung gusto nyo ng kapayapaan, itigil nyo ang pang-aambush, arson, panununog at pagbobomba. Ang sagot nila, kung gano'n na lang, hindi na tayo mag-uusap. Ikaw ang dahilan kung bakit ma-terminate, Brother Franco, Ma'am Lorraine.
ang usaping pangkapayapaan sapagkat itatali mo ang kamay namin. Tama ba ka, Angel? Naganap din ito nung panahon na every time na magkaroon ng security operations, sasabihin ng CPP and PNDF, violation ng ceasefire, pero sila libre sa panununog, pangbubomba, pangungutong, at ang binabanggit mong IGP, Income Generating Projects. Go ahead ka, Angel. Oo, tama yun, brother. Kasi yan yung time na nakakahinga tayo, di ba? Maluwag ang ating galawan. Maluwag yung... ang luwag na galawan talaga nun, ma'am. Pag, syempre, walang sundalo, walang balakid sa dadaanan mo. Yes. No? Kaya nga sabi natin, samantalahin natin ang pagkakataon. Kaya nga parang kami yung assault ng assault. Disperse na kasi yung tropa dyan eh. So samantalahin natin yung pagkakataon na nakakahinga tayo, nakakagalaw tayo at naayos natin ang ating organisasyon. Yun. Habang ang peace talk ay nananatiling nag-uusap pa. At may delaying tactics dyan sila, ma'am. Ginagawa talaga nila na wala silang ina-approve na every proposal na nanggagaling sa government. Lahat yun is disapproved sa kanila. Kasi pag in-approve nila yun, ma'am, ibig sabihin, bahagin pa sila ng lipunan. So, mawawala na yung ating, yung kanilang Marxista, Leninista, kaisipang Mao Zedong. Yes. And to think, Brother Franco, Ma'am Lorraine, dagdag ko lang ito before I shift to Brother Franco. Ka-Angel, on the data alone, sana marinig ito ni Acting Defense Secretary, Senior Undersecretary General Boy Faustino sa DND. In 2016 and 2017 alone, dahil tayo ay pumayag sa 155-day ceasefire without preventing them na categorical, hindi sila pwede mang-arson, magbomba, magbalik sa baryo at mag-recruit. They were able to recover, Ma'am Lorraine, in Mindanao alone, 425 barrios. Ulitin ko, 425 barangays cleared by the AFP, by the Philippine Armed Forces before, in 2016 and 2017 alone, 425 barangays in Mindanao na recover muli nila at nakilusan ng CPP, NPA, NDF. So, peace talks pa more, Ka-Angel. Ma'am Lorraine, your reaction. So, what that means on the ground sa ating mga kababayan ay yung mga anak nila may tanga na barel. Sila mismo may mga tanga na barel. Naloko sila at nalinlang sila at ginalit na natumangan ng barel at lumaban sa gobyerno. Na ang ibig sabihin nun, marami sa kanila lalong nalugmok sa kahirapan. Yun ang ibig sabihin dito. No? Agree. Brother Franco, your interaction kay Ka-Angel sa napakagandang paglalahad niya batay sa kanyang karanasan tungkol kung paano ginagamit. Excuse me. Ay, Ma'am Lorraine. At marami sa mga anak natin ang nire-recruit yes. Pag panahon ng peace talks.